During the Renaissance period, ito ang paglaganap ng makalbulukang sining, siyensya, literatura, arkitektura, at iba pa. Okay? So sa Renaissance po, dagkan kaayong mga artists nga nailan nato, usa na diya sila Michelangelo, sila Da Vinci. Okay? So we might think na, naman amam po eh, part naman na sa history, but why do we still need to discuss this? Okay, because remember, without it, wala tayo ngayon. Hindi natin matatamasa ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Okay? So, ano ang Renaissance? Okay? Ang Renaissance sa panahon ng kasaysayan sa Europe na nagsimula noong ika-14 or ika-14th nga siglo hanggang sa ika-16 na siglo or dantaon. Okay? Take note! Ang muling pagkabuhay sa kulturang klasikal ng Greece at Rome ang nagbigay diin sa kahalagahan at kakayahan ng tao. So, gwapo kayo siya nga kuan class, no? Gwapo gid kayo siya nga thought, because during the Renaissance period, it emphasizes that we humans have the capability to revolutionize our life. Okay? Without Renaissance, there will be no art. There will be no music. Di mo makadungog kung Ariana Grande or TikTok karon without the Renaissance. Just imagine, di ba sa TikTok? Let's have the analogy of TikTok. Di ba sa TikTok is a 6-second video. I don't use TikTok, by the way, because I'm too old for TikTok. But anyway, I like the idea of TikTok because you were able to showcase your talent in just 6 seconds. Okay? During the Renaissance period, they have their own TikToks class. But unlike now, ang ilang TikTok is by painting, sculpture, by poetry. It's more traditional TikTok in 14th century. So, it's like they're showcasing their talent, but in a mature and traditional way. So, TikTok lang for me, mabit plus is to, I don't know, I find it cringy for myself. Although I'm not cringing for others, but if I use it, I find it cringy. Sorry, being a boomer. Okay, so, ano ang Renaissance? Panahon ng pagbabalik sigla, okay? Sa kasalukuyang material na bagay mula sa mga pangangailangang spiritual noong medieval period. So as mentioned class, during the Middle Ages, church is the center of the government at the same time. But they wanted to change that mindset because according to people that lived during the Middle Ages, ang church gudo sa una is like a rope sa atong liog. It's like rope in the neck. So whatever the church say during that time, okay, they have to follow or else they will be excommunicated or worse, executed or exiled. So the 3 X's, execute, exile, excommunication. So hang on. So they wanted to take away that kind of thought. So they wanted to revolutionize good that people or human during Renaissance is the most important thing in the world. And the only thing that this humanistic approach makuha sa ato is by death. So as much as possible, if you are still alive during the Renaissance period, you have to make the most out of your existence. So yung hana ang thought or ang philosophy during the Renaissance period. Okay? Alright, so ano-ano ang mga paniniwala na isinilang noong panahon ng Renaissance? Okay? Dapat maging malaya ang tao sa paglinang ng kanyang kakayahan at kagustuhan. Dapat hangarin ng tao ang lubos na kasiyahang pangkasalukuyan. So, again, bisaya o na ako, imong i-enjoy, imo dapat nga kanang gamito ng imong pagkatao, okay? To spread positivity. Well, sometimes toxic positivity. But anyway, ang main point ani is to, dapat gamitin ang iyong kakayahan sa tamang
tamang gamit. At the same time, hindi ka nakakaka-argabyado ng ibang tao. So, yan na. Next, ano-ano ang mga salik sa pagsibol ng Renaissance sa Italy? So, again, nagsimula ang Renaissance sa bansang Italia. Okay? Salik means factor. Okay? What do you think are the factors why Renaissance started in Italy? Okay? Unang-una na dyan, matatagpuan ng Italy sa pagitan ng kanlurang Asia at kanlurang Europe. So, in short, strategic daw ang location sa Italy, sa Central Europe, dahil at bang-ani, sa ubos-ana Asia, sa taas is Northern Europe, ang France, Germany at iba pa, sa gilid naman ay parte din ng Asia. Okay? At during the Renaissance period, apil na diyan na ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Okay? So, makatanggap ng iba't ibang kaisipan po. So, basically, ang culture magod sa Italy is not only reviving the culture of Greeks, but also they wanted to welcome also the culture of Asians and Southern Asians and stuff. Okay? Alright, so muna siya ang map of Europe way years back. So, Italy is the center of Europe. So, ubos ani is Northern Africa. Sa gilid ani is ang Turkey, ang Central, ang West Asia. Sa kilid po nana is ang Northern Europe. Okay? Alright, so next is, ang Italy ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Rome. Namin na sa itong first or second quarter nga lesson, Mycenaean at Minoan. Ang Italy ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Rome at higit na may kaugnayan sa Italiano sa mga Romano kaysa alinmang bansa sa Europe. But it does not mean nga sa Italy ra po nag-stop ang Renaissance. It spread across Europe, even in Asia. Okay? Ang mga universidad or universities sa Italy na nagbibigay diin sa mga kaalaman sa teolohiya or theology at pilosopiya ng Griego at Romano ay napanatiling buhay sa dalawang kabihasnan. Okay. Right. So, salik sa pagsibol ng Renaissance. Pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong mahuhusay sa sining at masigasig sa pag-aaral. So, later on, natay ipanghatag just few of those people na nagpa-impluensya sa panahon ng Renaissance. Okay, ano-ano ang mga naging bunga ng Renaissance? What are the fruits of Renaissance? Okay, so number one, pinagyaman ang kabihasnan ng daigdig. As mentioned, during this time, people are into exploration, discovery, invention. In fact, during this time, na-invento ang teleskopyo para tingnan ang mga sa kalawakan, okay? Ang tinta, mga printing press, at iba pa. Okay? Number two, nagbunga ng mga kalagahang likha ng sining at panitika na naging bahagi ng hindi matutumbasang pamana ng sangkatauhan. So, during Renaissance, na imbento ang printing press na siyang nagpalaganap ng libro, kung saan ang libro rin ang sandata ng mga tao noong unang panahon para maraming kaalaman ang mga tao, na ang libro karon is still useful, in fact very useful sa atong learning, sa atong mga lessons. Okay? Nagbigay daan sa intelektual na revolusyon ang pag-uusisa at hilig sa kaisipang klasikal. Okay? Diri po umusbong ang politics, okay, ang fair politics po. Okay, pang-apat, ginising ang mahimbing na isip ng tao upang baguhin ang maling paniniwala at pamahiin noong medieval period. In short, during the Renaissance period, mas pragmatic na ang tao
kabalo na sila mo way kung say sakto gid og mali. Kay during the medieval period class as mentioned during katong invasion of barbarians, stick kaayo mga tao sa church at the same time kana naging superstitious kayo sila sa mga paniniwala. So during the Renaissance period, binago ng mga scientifico ang paniniwalang ito. Okay? Number 5, nag-ambag sa paglawak ng kaalaman tungkol sa daigdig. Okay? So meron tayong mga sikat na explorador katulad ng Christopher Columbus, La Ferdinand Magellan, Francis Bacon, at iba pa. Okay? Nagbigay sigla sa mga explorador or mga navigators na nakatuklas ng mga bagong lupain. Hindi lang sa Asia, hindi lang sa Amerika, pati na sa Africa at pati na rin sa Australia. Okay? Pang-7, nakatulong sa pagsulong at pagkakabuklod ng mga bansa. Pinahina nito ang kapangyarihan ng Santo Papa at ng mga Maharlika. So, as mentioned, because it gave importance of individuality sa panahon ng Renaissance, binigyan din ng pagkakataon na ang mga tao na makapag-express or makapagbigay ng impluensya sa ibang tao. So, yan na. Okay? Meron ni Luxo Manignan. Number 8, mo din eh, pinahina nito ang kapangyarihan ng simbahan or ng Santo Papa at ng Maharlika. Ika-9, ang pagkamulat sa bagong kaisipan ang nagbigay daan sa rebolusyong Protestante or Reformation. So basically, humina ang kapangyarihan ng simbahang Katoliko during this time at nakapagbigay daan sa mga Protestante. Aning ha? Panahon. Okay. So, usa pod nga keyword sa Renaissance period ay ang humanismo. So, ano ba ang humanismo? Ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng buhay ng tao. As mentioned also sa during Middle Ages, 'di ba? Murag ang execution diri didto man, 'di ba? Dagkay mga wars. So, they wanted to have rebirth, gusto nila na bulatin ang tao sa katotohanan. So, sa humanismo, binigyan din ang kahalagahan ng tao. Okay? Nagnanasang gisingin ang at bigyang halaga ang kulturang klasikal ng Griego at Romano sa panahon ng Renaissance. Okay? Hindi tinutulan ng humanismo ang Kristyanismo, kundi buwagin ang teolohiya o pag-aaral ng relihiyon. So they wanted to focus more on science. They wanted to put a gray area between or line between religion and also science and art. Okay? Right. Binagyan din ang mga pangangailangang material ng tao ang kagandahang makamundong pamumuhay. Okay? So, sa humanismo din, gi-highlight diri na nagpasiglang buhay na muli sa kulturang klasikal ng sinaunang Greece at Rome. Isinalin sa wikang Latin ang mga manuskritong Griego at Romano. Lumaganap ang Renaissance sa Germany, Netherlands, Spain, at England. Okay, teka lang. Right, so mga ambag na mga pangunahing personalidad sa panahon ng Renaissance. So these are the people who are the star of Renaissance period. I think most of you are familiar of these people. Some of you may don't, but let's talk about it right now sa ating topic. Okay, so si Rudolf Agricola, nagpaglaganap ng humanismo sa labas ng Italy. So, he was the forefather of Renaissance outside Italy. He was able to give people what is the real meaning of human in our lives. Okay? Right. Si Thomas More naman ang nagpakilala sa pag-aaral ng sangkatauhan sa mga universidad sa England at siya rin ang sumulan ng utopia. Later on or maybe next meeting, ako i-discuss sa inyo ang unsa ni siya nga libro. Nganong importante ni siya during the Renaissance period. Okay.
si Francesco Petrarch ang sumulat ng songbook, isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig na patungkol sa kanyang minamahal na si Laura. Okay. Si Giovanni Boccaccio naman ang sumulat ng Decameron, isang tanyag na koleksyon ng nakakatawang salaysay. Okay? So basically, they are fond, during the Renaissance period, they are fond of making anecdotes about the church. And they like to give satire about their government. And they were able to freely share their ideas without the fear of being excommunicated or executed. Yan na. Alright, so si Niccolo Machiavelli, sumulat ng The Prince, ipinayon niya na dapat gumamit ng katusuhan, kalupitan at panlilinlang ang mga pinuno para matamo ang kapangyarihan. Later po, I will discuss, or maybe next meeting, discuss po na ako ang The Prince. Actually, gwapo na siya ng story class. If you have time, you can download the book sa zlibrary.com. And try to register lang gamay, then maka-download din mo sa book. Ako i-share later on. Okay? So, si Desiderius Erasmus, sumulat ng In Praise of Folly. Tinuligsan niya ang hindi mabuting gawin ng mga pari at mga karaniwang tao. At siya rin ang tinaguri ang prinsipe ng mga humanista. So, during the Renaissance period class, they are fond of making fun of the church. Okay, just to highlight kung ano ang naging masamang hangarin ng simba noong unang panahon, ha? Dili karon, noong unang panahon. Just to give you a clear picture. Alright, sa edukasyon naman, meron din tayo si Baldassar Castellon, sumulat ng The Courtier, naglalarawan ng isang tunay na Ginoo bilang mahusay na mandirigma at mahusay sa larangan ng tula at musika at nagtataglay ng mga katangian ng isang paham. So, to give you a perspective class, so, sa una manggod, di ba uso ang kanapagsulat ng novel? Without Renaissance period, hindi tayo makakabasa ng nolimitangi rin na siyang nagpabuka sa mga mata ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Okay? They were able to see kung kinsa si Padre Damaso na naglalarawan sa mga Kastilang praile sa Pilipinas noon. So si Jose Rezala, iyang thought good class sa paggawa ng Noli Metangere is during sa reign sa Renaissance period. So without the Renaissance period, dili gud makasulat ani si Jose Rezal good. So wala tay kalayaan doon. Kung wala si Jose Rezal, wala si Andres Bonifacio, hindi tayo makakapag hindi tayo mapasa ilalim sa mga Spaniards noon. So, yun nga na. Kunek-kunek, ragod siya class, no? Okay. Meron din si Johannes Gutenberg, naka-invento ng movable press na nagpadali sa paglilimbag ng mga aklat. Okay? So, sa sining naman, I think you already knew about Da Vinci or Leonardo da Vinci. Isang kilalang pintor. So, ang iyang mga sikat na mga pinta na ipinta is si Mona Lisa. So, sabi ba sabot ana ni Mona Lisa, daghan kayo questions ang mga tao hangtod ron. Okay, so ito si Mona Lisa, The Last Supper. Meron din si Michelangelo Buonarroti. Siya ang nag iskultura ng mga tanyag ng mga statwa katulad ng Pietà at saka si katong saningan din David yeah. All right, so meron din si Rafael Santi, isang ganap na pintor. Nilikha niya ang Sistine Chapel at Madonna of the Goldfinch, the School of Athens, na naglalarawan ng mga pilosopo, siyentista at makatang Griego. Okay, meron din si Titian. Okay, pintor na mula sa Venice at may likha na The Crowning of Thorns at Tribute of Money. Okay. Sa panitika naman or sa literatura, meron din tayo si Miguel de Cervantes, pinakatanyag na manunulat na Espanyol
at may akda ng Don Quixote de la Mancha, isang nobela na kumukot siya sa kasaysayan ng kabayanihan ng mga kabalyero noong medieval period. So basically, these people during Renaissance period are trying to portray kung sa'y nahitabo po during the medieval period. Okay? They were able to make novels, stories about life during medieval period. Okay? So si William Shakespeare, isang Ingles na makata, daghan ka siya'y gipang sulat, yes, kanyang Romeo and Juliet, tragedy nga love story between Romeo and Juliet, kanipagin sila nga lovers kay Igago di ay, then ang ilang family is kalaban di ay, so kabaluman sila nga, diligid sila magkadayon while buhi pa sila. So what they did, nagpakamatay sila duha, kay they thought nga sa afterlife magkadayon sila. Siya po nang nagsulat about Hamlet, Macbeth, sa life po ni Julius Caesar, daghan ka siya gisulat yun. Okay? Sa agham naman, daghan kaayo mga scientists nga nabuhi during the Renaissance period. Isa na si Nicholas Copernicus, katakong gingan sa inyo nga ang sentro ng solar system is of course ang sun. Siya ang nagpa-change sa mindset sa mga tao nga dili lagi ang Earth ang center sa universe, kundi dili daghan kaayo mga galaxies. Actually, later on naman ang galaxies actually. Pero ang point ni Copernicus is ang sun ang siyang responsable sa gravity, siyang responsable kung saan ang Earth ay umiikot sa sun, okay? Or sa araw. Ang araw ang sentro ng sun sinukob at umiikot dito ang lahat ng planeta pati na ang daigdig. Pero during the Renaissance period put class, maraming mga astrologo ang nakapag-diskubre sa Uranus, sa Neptune, Pluto, sa Jupiter at iba pang mga planeta sa solar system. Okay, so Johannes Kepler, nakatuklas ng alituntuning pang-matematika na tumutukoy sa landas at tinatahak ng mga planeta habang umiinog sa araw ang mga ito. Orbit. Siya naka-conceptualize. Dili discover, but conceptualize. Okay? Si Galileo Galilei ang naka-invento ng telescope na nakatulong upang mapatotohanan ang pahayag ni Copernicus. So basically, class, no, sa una, during the medieval period, kaninga mga scientists were known to be mga foolish daw, mga madman. Kay, di ba kung wala kay evidence sa una, kuan gid ka kanabagi na katauan ka sa mga tao. But then during the Renaissance period, they were able to emphasize these brilliant minds. Dili day sila mga madman. So they were given a platform to express their thoughts, not only in art, but also in science. Okay, so Sir Isaac Newton, siya ang naka-invento ng calculus. I think naamoy calculus sa inyong college. I think lang. So, kaya na siya ng mathematical equation. At higit sa lahat, si Sir Isaac Newton ang nakaambag na tayo, kaya tayo hindi lumulutang dahil meron tayong gravity. Okay, siya ang gumawa ng law of universal gravitation. Sa medisina, meron din. Marami pang iba. Sina Andreas Vesalius, nagpasimula ng anatomiya sa kanyang seven structures of the human body. Si William Harvey naman, ang natuklasan ang sirkulasyon ng dugo. So, kani siya class? The main point here sa Renaissance is that without those people, okay, without those people na nabigyan ng plataforma sa Renaissance, hindi natin matatamasa ang mga teknolohiya sa panahon ngayon. Kaya importante na balikan natin ang punto ng Renaissance dahil dito umusbong ang kaisipan ng tao.